Hello kids! So, sa video na ito, pag-aaralan naman natin kung paano mag-add at subtract ng decimals. So, ano ba yung mga step at procedure at method sa pagsosolve nito? Muli, kasama ninyo si Teacher Bean. Bali, madali lang naman to na pag-aralan. So, sana mapanood nyo sa buong part ng ating video para ma-master nyo yung pag-a-add at pagsusubtract ng decimals. Bago natin simulan din itong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest educational video. At kung gusto mo rin naman magkaroon ng mga copy ng ating mga activities or worksheets na makakatulong at dagdag din sa inyong pag-aaral, pwede ka mag-download sa aking FB page, search mo lang Teacher Bean sa Facebook. This is our first given. We have find the sum of 235 thousands and 14 hundredths. Pag sinabi natin sum, ano ibig sabihin ng sum? Ibig sabihin yan, add. So mag-a-add tayo, magdadagdag. Itong 235 thousands, idadagdag natin sa 14 hundredths. So magpa-plus tayo sa mathematical operation. Ang first step sa pag-a-add ng decimals, kailangan muna natin silang isulat in column form. So, column form. Una natin isulat yung unang given. Okay. Tapos, dapat, pag nagsusulat tayo, ito yung unang given, yung susunod na given, naka-align siya sa decimal point. Yan, tatandaan nyo, dapat naka-align sa decimal point. Yan, tulad nito, naka-align siya sa decimal point. Magkapantay. Then, lagyan natin ng plus sign or additional sign, then equals. Ngayon, maglalagay tayo, we will put the zeros to the right of decimal to have the same length. So, mag-a-add tayo ng 0 dito sa tabi ng 14. Yan. Para equal sila na magkamuka. So, ng place value. So, ayan. Then, ang susunod na nating step, ayun, magkakapantay na sila, we will add the whole numbers. So, i-add lang natin. Mauuna tayo dito, tayo sa right magsisimula. 5 plus 0 is equal to 5. Then, 3 plus 4 is equal to 7. Sulat natin, 7. Then, we have 2 plus 1 is equal to 3. Then, copy the decimal point. Susulat nyo lang yan. Then, yung 0. Yan. So, ito yung ating magiging answer. Our answer is 375,000. Okay. So, madali lang mag-add, di ba? Ang technique lang or method na tatandaan nyo, dapat pantay lang yung decimal point nila. Yan, para doon sa value. Diba? Naka-align sila. So, yun yung paraan. Babe, here our next given. Basahin muna natin. Find the 2,500 plus 5,800 plus 7,600. So, 3 given yung ating na dito. Ang gagawin natin, unang step ay i-align muna natin. Susulat na naka-align yung mga decimal point. So, dito, sulat natin yung unang given. Sunod yung 0, 58 hundredths, and yung 76 hundredths. Yan, naka-align lang siya. Yung mga decimal point dapat naka-align. And then, lagay lang natin yung plus sign, then equal. Ano lang. Then, mag-a-add na tayo. Una natin mag-a-add ay laging sa right ang simula. 5 plus 8 is equal to 13. Plus 6 is equal to 19. Okay, 19 yung sagot. Okay, carry 1. Doon yung 1. 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 5 is equal to 8. 8 plus 7 is equal to 15. Carry 1. Then copy the decimal point. Nakatapat. 1 plus 0 is equal to 1. Plus 0 is equal to 1. Plus 0 is equal to 1. So our answer is 1 and 59 hundredths. O diba, napakadali lang. Make sure nyo lang na naka-align yung mga decimal point at bawat digits para madali kayong mag-add. Okay, next naman ay yung pagsusubtract. We have here, find the difference of 8 tenths and 243 thousandths. Okay, paano yung given na yan? Ano sabi dito? Difference. Paano ba ang difference? Pag sinabing difference, yung what we call, ima-minus natin. Diba? Magsusubtract tayo, magbabawas. Yung pagkaka, yung pagitan nila. Diba? Yung magbabawas tayo. So, minus ang ating gagawin dito.
First step, align ulit natin. Sulat ulit natin na naka-align yung decimal point. Okay? Yan, then write the minus sign, dahil subtraction, then equal. Kung ma-observe nyo, dito may kulang siyang digit. To have the same length, mag-a-add tayo dyan ng zeros, di ba? Yan, mag-a-add tayo ng zeros, ganun. Para same. Ngayon, saka tayo magsusubtract na. 0 minus 3 cannot be borrowed from. Sa 0, hindi, wala. So, sa 8 tayo hihiram. Itong 8 magiging 7. Yung 0 magiging 9. Itong 0 na hiniram natin magiging 10. Diba? So, 10. 10 minus 3, pwede na. Equals 7. 9 minus 4 is equal to 5. Then, 7 minus 2 is equal to 5. Then, 0 minus 0, bababa lang. So, this is our answer. 557,000 ang ating sagot. So, yan yung ating answer. Diba? Madali lang. Same lang din sa pag-a-add. Kailangan lang dito, naka-align din yung number. Diba? Always the highest digit yung or value of decimals yung nasa taas. Yun. Lagi magsisimula tayo mag-solve sa right. We have here our next given. Basahin muna nga natin. Let's read. 42 and 800 minus 15 and 735,000 equal to. Okay, let's solve. First, write, I'll rewrite again the number, align the decimal point. Yan. Then write the minus sign, then equal. Okay, sulat lang. Tapos ngayon, dito, para to have the same length, mag-a-add tayo dito ng 0. Ayan, 1, 0 lang. Then, subtract na natin. Mag-minus na tayo. 0 minus 5 cannot be borrowed from 8. 8 become 7, and 0 become 10. 10 minus 5 is equal to 5. 7 minus 3 is equal to 4. 0 minus 7 cannot be borrowed from 2. 2 become 1. 0 become 10. 10 minus 7 is equal to 3. Copy the decimal point. So, kailangan lagi yung tatandaan yun. Mamali kayo kung hindi nyo ikokopyahin yun. Then, 1 minus 5 cannot be borrowed from 4. 4 become 3, 1 become 11. 11 minus 5 is equal to 6. Then 3 minus 1 is equal to 2. So now our answer is 26,345,000. Ito yung ating answer. 26,345,000. So madali lang mag-subtract, diba? Laki lang naka-align yung decimal point. At di pwede, cannot be, mababarrow lang kayo sa katabing digit. Diba? So, ganun lang kadaling mag-subtract ng decimals. Our next given, 124 and 8 tenths plus 3 and 79 hundredths minus 118 and 965 thousandths. Yan, makikita nyo dito, dalawang operation yung gagawin natin. We will add and we will subtract. So, dalawa yung gagawin natin. Mauna muna ay ang pag-a-add. Add muna natin itong dalawang decimals na given. So, first, align muna natin yung number para madali tayong makapag-add. So, dapat pantay yung decimal. Yan, 79. So, add tayo 0 dito. Yan, to have the same length. Then, the plus sign, then equal. Yan, kita natin. Ngayon, let's add. 0 plus 9 is equal to 9. So 8 plus 7 is equal to 15. Copy the decimal point. Carry 1. 1 plus 4 is equal to 5. Plus 3 is equal to 8. Bring down 2. Then bring down 1. Wala na kasi sila. So, this is our answer pag nag-add tayo. Ngayon, kung na-add natin, meron pa tayo susunod na operation. We will subtract. Magsusubtract tayo naman. So, sa taas, lagi natin yung nakuha natin dito nung nag-add tayo.
then minus 118,965. Okay. So, yan, to have the same length, add zeros here. Yan, para masubtract natin. Ngayon, magsubtract na tayo. 0 minus 5, can that be? So, borrow from 9. 9 become 8. 0 become 10. 10 minus 5 is equal to 5. 9 minus 6 is equal to 8. Rather, 8 minus 6 is equal to 2. Then, 5 minus 9 cannot be borrowed from 8. 8 becomes 7. 5 becomes 15. 15 minus 9 is equal to 6. Copy the decimal point. Then, 7 minus 8 cannot be borrowed from 2. 2 become 1. 7 becomes 17. 17 minus 8 is equal to 9. 1 minus 1 is equal to 0. Then, 1 minus 1 is equal to 0. So, pwedeng hindi na isulat yan. Kasi whole number naman yung 9. Pwedeng sagot natin dyan, kahit hindi na natin isulat. Yan. So, ito yung ating magiging answer. So, ang ating sagot ay 9,625,000. Ang ating answer. So, ganun lang. Dapat pantay lang yung mga digits para madaling mag-solve. At mag-perform ng operation sa decimals. So, ganun lang. Align nyo lang yung decimal points in a straight column. Diba? Kapag nag-add, add as a whole number, align the decimal point in the sum with the decimal points in the addeds. Yun lang, diba? If the sum of the digit is placed is 10 or more, regroup the decimal. So, yun lang. Kapag nagsusubtract, align nyo din yung decimal point. Same lang with addition. Diba? If kailangan mag-regroup, pwede natin gawin. So, ganun lang kadaling mag-add ng at subtract ng decimal. So, madali lang, di ba? Dapat align nyo lang yung mga digits with the decimal point. Di ba? So, yun. Tapos, alam naman natin kung paano mag-add at subtract. Familiar naman tayo doon. At kung may tanong kayo sa video na ito, huwag lang kayong mahiya. Type nyo lang yung mga question nyo sa ating comment section at sasagutin ko yan. At if nagustuhan nyo itong video na ito, please click the like button. Sa susunod naman na video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-divide at multiply ng decimals. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.